magbubulag bulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Hello, magandang araw mga kababayan. So meron tayong re-reakan ngayon, isang video. Nagva-viral to eh. Ito yung sa Miniso, yung shoplifter daw. Panoorin nga natin to mga men. Yung tinakel ni ano ni Manong Guard. Ano ba kasi nangyari dito? Hindi, ito, kahit pa paano, meron akong information na konti. Di umano daw, nag-shoplift ito ng makeup sa Miniso. Tama ba ako? Then dito sa caption, no, babae huli sa aktong nagnakaw, paliwanag ng babae, kaya niya ito nagawa para makasabay sa trending na pormahan. So, di umano yata. May version pa eh, pero pakilinaw ko anong version ng totoo. May version pa, yung makeup daw, tinago niya sa panty niya. Tama ba ako? Kaya nung lumabas, ay yan na nangyari. So, play natin to mga min... Saglit lang naman to eh. Kakahiya, ano? So bago lahat, shoutout nga pala kila RVS Misteriosi, Sir El Jaco, Ma'am Lenny Gonzales, Pinay Hikers Vlog, Sir Box Ayan, at kung sino-sino pang nandyan, ano, tsaka si Squeaky Pickles, Squeaky Pickles, shoutout, Momo Chup Chup. Bago lahat, ano, gusto ko munang alamin, ano ba yung naging motivation ni ate para gawin tong gantong bagay? Dahil doon ba, doon sa pormahan, katulad doon sinabi ko kanina, ano, yun, nakalagay kasi sa caption dito eh, para makisabay daw sa pormahan. Parang ang babaw kasi, men. Di ba? Parang ang babaw nung motivation mo kung bakit ka gumanyan para, ano. Sa akin naman, kung walang pera, wala tayong magagawa, wala tayong pera na pambili. Ba't kailangan mo magnakaw ng ganyan? Ano ba? Hindi ko naiintindihan, ano, pati dun sa mga ano. Hindi, to be fair naman, merong talagang kaso ng ganyan. May psychological disability, yung tinatawag na klepto. Diba? May ganun eh. Meron akong kilala kahit mayaman, parang talagang ano niya na, urge niya na talaga na magnakaw. May mga celebrities na ganyan eh. Diba yung... Hindi ko na may mention kung sino name, basta mag-research kayo, na kahit sobrang yaman, men, ganyan yung ginagawa. There was a time no, nasa supermarket ako, di ba? Mga beauty products din, yung tatay mismo yung nagsole nung mga kinuha. Pinaliwanag sa amin na ano na may sakit lang daw talaga yung anak niya na ganun. Na hindi naman intention na magnakaw talaga. Kasi parang mental condition yan eh. Yung ganyan. Well, yung para sa mga taong may ganun, ano? As in talagang ang dami, nagtaka nga kami, ang dami naman nanakaw na ito. Di ba? Mukha naman silang may kaya din, tsaka yung babae naman, mukha rin naman talaga may kaya. Di ba? Ewan ko, parang may fulfillment silang na-feel eh, pagka na-accomplish nila yan. Now, dako naman tayo dun sa yung talagang dala ng pangangailangan. Let's say yan, ano. Ako para sa akin, di ba? Magnanakaw ka na rin lang. Yung matindi-tindi na.
hindi yung ganyang makeup kasi kabullshitan yan, men, eh, 'di ba? Yung hindi ganyan, men. Ano ba? Pwede namang ano, eh, pwede namang bilib ako kung nagnakaw ka ng ano, eh. Bilib ako kung nagnakaw ka ng sa bangko, eh. 'Di ba? Bilib sana ako kung sa 'di ba? At least kahit papaano mabubuhay mo yung pamilya mo dun sa nanakaw mo. Eh, hindi yung ganyan na, Diyos ko naman, men. Ano ba? Now, dako tayo dun sa ano, dun sa kung ano yung mali dito sa nangyari. So, anong mali dito sa video na to, mga men? Ano sa tingin niyo yung mali? Ako, galing ako sa retail, eh. Dito pa lang may nakikita akong mali dun sa nangyayari. Mali ba yung ginawa ni guard? No? Anong mali? May selling personnel na kasali sa humuhuli. Hindi dapat to, men, eh. X to. X tong selling personnel na to. Dapat hindi involved ang selling personnel sa paghuli ng shoplifter. Pwede kang magsumbong. Pwede kang mag-tip. Actually, yung pagsumbong, hindi rin pwede yun, eh. Kasi dapat guard yung may trabaho. Pero syempre, ginagawa na natin para mapadali yung trabaho ng guard. Kasi may pagkakataon kasi na nagkakamali ang sumbong na, dahil hindi naman trained magbantay ang mga selling personnel, eh. Diba? Ano yun? Lawsuit yun. Pag nagkamali yung selling personnel sa sumbong, tapos sinakyan ng guard. Diba? Nangyari sa amin sa Robinsons dati yan. Diba? E taga Supreme Court pa naman yung pinagbintangan na kumuha nung parang libro ba yun o ano, na binulsa daw. Tapos paglabas, kinap ka pa, napahiya yung ano. Diba? Ano yan? Bawal yan. Yung may involve ang selling personnel. Kasi pagka-guard lang ang nagkamali, yung agency lang ng guard ang may problema. Diba? Kaya kayo mga taga-selling personnel, huwag kayong makialam. Dahil trabaho ng guard yan. Diba? Pangalawa, ang marami nagsasabi sa comment section na bakit daw sa loob pa lang dapat pinigilan na. Hindi pwede 'yon. 'Di ba? Rule sa ano, sa paghuli ng shoplifter, kailangan makalabas siya ng store premises bago mo siya i-capture. Tama lang 'to. Yang nangyari na 'yan, tama lang 'yan. 'Di ba? Kasi pag nasa loob 'yan, kahit pa ibulsa niyan lahat ng makita niya, nasa loob 'yan. Hindi mo pwedeng hulihin kasi nasa loob pa siya ng store, eh. Considered as customer pa rin siya. Pwede niya kasi ipalusot na, hindi, ayoko na magdala ng basket, binulsa ko na lang muna at babayaran ko sa counter, 'di ba? Yan ang dapat mangyari. At ang dapat mga security guard, dapat naka-headset 'yan. Pwede ka makasuhan na naman diyan, halimbawa. Ito si ate, umiikot sa selling area, no? Tapos, ang lakas-lakas ng radyo mo, yung nakatutok sa CCTV, raradyohan mo yung roving guard na, oy, si ate na nakapalda na black, tsaka naka-white na blouse, may binulsa yan. Pag narinig ng customer, pwede kayo demanda nun. I don't know, Sir Erwin, ano bang kaso nun? Parang hinihumiliate mo. Kaya dapat naka-headset. 'Di ba? Yung mga security guard pagka may radio. 'Di ba? Marami nagsasabi na ano, eh, na dapat sa loob daw hulihin, na hindi nga pwede. Kailangan lumabas muna bago mahuli. Ngayon kung makalampas 'yan, actually kung mabitawan naman ng guardian, walang problem, eh. Pwede niyang i-radio 'yan sa mga nasa exit ng mall. 'Di ba? Or halimbawa, makatakas man yan, pero naiwan niya yung sinaplip niya, okay na yun. Diba? Chance na lang na mahuli siya sa exit. Kasi sa totoo lang, men, na-experience ko na yung ganyan, eh, yung may mag-shoplip. Abala talaga yan. Abala. Sobrang abala niyan sa operations natin. Biruin mo, nag-shoplip siya isang
isang linggo na lang bago mag ano, bago mag month end. Eh pag month end, di ba, naghahabol ng kota. Pagka pinakulong mo yan, obligadong umattend ka pa ng hearing niya ng ano, abala yan, men. Di ba? Eh yung mga taga-agency naman, wala namang na security guard, wala namang say dyan. Buti sana ko sila yung attend ng hearing dyan, eh kailangan store representative. Di ba? Instead na binabantayan mo yung tindahan mo, nandiyan ka na lang lagi dyan sa hearing na yan. Kaya ang madalas na ginagawa, I don't know kung bawal yun, ano, instruct sa amin, yung mga may nalalaman sa batas, ang instruct sa amin, pagbayaran ng times 10 na lang eh. Diba? Yung ipapakulong ka, takot na lang yun, tatakutin ka na lang nun. Pero kung tutusin, abala sa store. Binubulgar ko ba yung sekreto ng ano? Wala eh, di ba? Hindi ko na lang sasabihin kung saan ako galing. Pero nasabi ko Robinson's, ano? Ang kinakwento ko lang naman, marami po ako retail na pinanggalingan, hindi lang Robinson's. Di ba? Ang kinakwento ko lang naman yung kung paano siya huhulihin, kailangan nakalabas siya ng store premises. Di ba? At yung mahirap pagbintangan. Ngayon, yung pag-attend na hearing, malaking abala yon. Kaya ang ginagawa madalas ng mga ano, store personnel, palalayain ka pag times 10 yung ano, yung singil doon sa naglabas ng item. Siyempre, papipiliin mo na, gusto mo bang makulong or magbayad ka na lang ng times 10. Mababayaran niya na lang ng times 10 yon. Diba? Yun yung pinakaparusa niya bago siya pakakawalan. Ngayon, kung wala siyang pera, magmamatigas siya, magtawag siya ng mga kasamahan niya na ano. Ngayon, pag walang-wala pa rin, ipapakulong na talaga yan. Pag pinakulong siya, hindi na-attenda ng hearing, at least maranasan niyang makulong. Yun lang yun. Diba? Kung hindi na susundan yung kaso, basta nakulong siya, okay na. Ngayon, meron namang nangyayari, paulit-ulit naman, notorious na shoplifter. Paulit-ulit na lang na ginagawa. Anong ginagawa ng iba? Ito, totoo to, ah. Hindi ko na i-mention kung saang retail. Diba? Kinakalad ka dyan sa warehouse, binubugbog na lang na nakapiring yan. Hindi, promise, totoo yan. Kasi abala talaga yan eh. Sobrang abala yan. Biruin mo, lalo na pag holiday season, sinaplip mo kung susundin mo yung totoong protocol. Diba? Wala ka sa store mo, naghihearing ka. Kailangan talaga manager yung a-attend, ano? Hindi ka mapakali. Ano ba nangyayari sa store mo? May stocks pa ba doon o ano? Nandun ka pa sa hearing, nakatenga ka doon. Hindi naman pwede magpadala ng representative doon, di ba? Kahit sino man lang ang ipadala doon. Yeah, pwede naman siguro magpadala ka ng salesperson. Kailangan nga sa store eh. Di ba? Yan, malaking abala. Kaya ang ginagawa, pag may nag-shoplift, idala sa loob ng warehouse, piringan, bugbugin. Di ba? Anyway, hindi niya naman matuturo doon kung sino yung bumugbog sa kanya eh. Para ano, or para mas malinis, totoo to ha, kinukuryente. May panguryente mga ano, may supermarket sa ano, sa Caloocan, isa dyan may panguryente sa shoplifter. Brutal, di ba? May ganun talaga min eh. Kasi ang bagal ng ano dito sa atin eh, may pahiring-hiring pa yan eh. Di ba? Tapos ano, ito pa yung nakakabwisit minsan. Oo ha? May mga post ako minsan. I don't know kung may experience nyo. May mga nakapost minsan. Halimbawa, si tatay, nagnakaw ng gatas, no? Formula milk para sa babies. Nagnakaw ng gatas. Ipopost pa ng mga bobo tanga-tanga na kawawa naman si tatay, nagnakaw lang naman siya ng gatas para may maipadede sa anak niya na nagugutom. Samantalang yung mga politiko, malaki ang ninakaw.
hindi kinukulong si tatay na nagnakaw lang ng gatas. Eh putang ina mo pa pala eh, kung sino ka mang animal ka na nakikisimpatya sa magnanakaw eh. Mas naaalala mo 'yon kaysa dun sa mga lehitimong nagtatrabaho na babayad dun sa ninakaw niya. Naiintindihan niyo ba mga animal kayo? Akala niyo ba pinapasok sa loss yung ano, yung nananakaw ng shoplifter? Binabayaran niyo ng bantay. Ito ha. Yung mga merchandiser, halimbawa, itong selling personnel na to, siya yung nakatoka dun sa milk section, ano. Sila ang magbabayad dun pag may nawala. Magkano ang sweldo nila? Diba? Minimum. Minimum na sweldo nung dati, ang minimum na sweldo niya, 15,000 a month. A month ha? 15,000 a month. Just imagine, mabubuhay ka ng 15,000 a month, tapos ano, ang area ko pa nun eh, ano, 168 mall. Diba? 168 mall yung area ko nun, talamak ang mga shoplifter doon. Yung Glucer na, alam nyo kung ano yung milk na Glucer na yung pang diabetes? That time, ang Glucer na ay 3,500 isang lata. Alam nyo kung ilan ang nawawala nun? Kada buwan? Due to shoplifting? Diba? Alam nyo kung ilan ang nawawala nun? Ang nawawala nun, nasa 10. Diba? Isang linggo lang yun, ha? Swerte ka na sa isang buwan kung ang nawala lang sa'yo, ano, let's say 15 na Glucer na, times 3,500 mo. Tapos ang bantay doon, 15,000 lang yung sweldo buwan-buwan. Tapos maaawa kayo doon sa nag-shoplip, pag kinukulong, putang ina nyo pala eh. Hindi nyo naiintindihan yung pinagdadaanan ng ano eh. 'Di ba? Kung hindi magbabayad 'yon, saan mapupunta yung ano? Yung lugi noon. 'Di ba? Tsaka nga kaya nga hinire sila doon para sila magbantay doon para mabawasan yung shoplifting incident. 'Di ba? Katulong yung mga guard. O babayaran nila lahat 'yon. Asa na simpatsya nyo doon? Doon sa walang panggatas ng anak? Or doon sa nagtatrabaho ng marangal na nagbabayad sa ngalan ng mga shoplifter na to? Asa na simpatsya nyo? Mga putang ano nyo, makapag-post kayo na akala nyo utak teleserye kayo? Hindi, nabubwisit ako doon. Diba? Yung nababalita, yung nag-shoplip lang ng pagkain dahil walang maipakain sa anak, kinakaawaan ng mga netizens. Anong utak meron kayo? Akala nyo ba, ano, pinapalampas ng mga retailers yan na nanakawan lang sila, ganun-ganun lang? Sa mga nagbabantay, sisingilin yan. Okay ko sa Robinsons ka nag-shoplift. Kasi ang magbabayad sa Robinsons, I don't know kung ganito pa rin, ano. Dalawa kasi napuntahan ko eh, Robinsons at SM. Sa Robinsons kasi, pag may na-shoplift dyan, pag nawala, ang magbabayad mga security guard. Kasi trabaho ng security guard yun eh. Pero pag sa SM ka, buong selling community magkocontribute doon sa loss. Buong selling area, hindi lang guard. Yung guard hindi pagbabayarin sa SM. Di ba kung gaano ka pulpol? Hindi, sorry ha. Kailangan talaga maano yung sistema ng ganyan min eh. Di ba naranasan ko yan? Nung nasa SM ako, may bare nang na shoplip, halagang 45,000 ba yun? O 30,000? Habang yung guard nakikipagligawan lang sa cashier, walang pakialam, nakita sa CCTV, kami ang magbabayad. Eh, hindi naman namin trabaho magbantay. I don't know kung paano gano'ng kahayop yung gano'ng pamamalakad.
Kaya ano eh, yung mga guard sa ano, ilang beses ko na nasasabi, mga guard sa SM, mga palamuti lang talaga eh. I don't know ha, during my time, ganon. I don't know kung nagbago na ngayon. Yung mga nagtrabaho sa SM dyan, mapapansin nyo. Mas masisipag ang guard maghuli ng ano, ng mga empleyado. Kasi may incentive sila doon. Pag nakahuli sila ng empleyado nagnanakaw. Pero diyan sa mga ano, sa mga customer na 'yan, hindi ko naman sinasabing wala silang pakialam, 'di ba? Nakikita na obviously dito naman si Manong Guard naman, hinuli niya SM to, Miniso 'yan eh. 'Di ba? Ay hindi SM to. Yung Miniso SM, pero yung mall SM ba yung mall? Paki ano nga, paki determine nga kung anong mall to. Kung SM 'yan, ang magbabayad niyan mga empleyado pag na-loss. Siguro SM to kasi nga determinado din si Kuya mahuli yung shoplifter eh, itong selling area eh. Pero pag Robinson's 'yan, guard ang magbabayad. 'Di ba? Yun ang ano, yun ang dapat iniisip nyo, no? Basta SM, maluluwag ang security guard kasi empleyado magbabayad ng sinaplip. Sa Robinsons naman, may higpit ang security guard dahil security guard ang magbabayad. Pero feeling ko hindi SM yung mall. Dahil kung hindi SM ang mall, di ba? May carry yung mga security guard. Kasi alam nyo mga men, yung mga security guard sa mall na yan, pinapatakbo ng admin officer yan. Diba? Yung mga security guard halimbawa sa Miniso, pwedeng i-reshuffle yung mga security guard dyan eh. Binabayaran kasi sa renta yan, pati mga security guard. Unlike yung pag-stand alone kayo, let's say halimbawa, stand alone na Robinson Supermarket. Diba? Yung halimbawa, hindi siya sa mall, ano? Detached siya. In-house yung security doon. May pakialam yung security doon. Unlike dito kasi sa mga malls, nagre-reshuffle yung mga security guards niyan. Pwedeng halimbawa, ngayong linggo, naka-duty kayo sa Watson's, sa isang linggo, nasa Miniso na sila, sa isang linggo, nasa department store na sila. Nagre-reshuffle sila doon. Diba? Kaya yung mga yan, palamuti lang yun sa SM. Wala silang pakialam pagka may nag-shoplift. Ang magbabayad at magbabayad yung mga empleyado pa rin. Diba? Pero dito, dahil masigasig si Kuyang manghuli dito, feeling ko hindi SM tong mall na to. Feeling ko lang naman. Mukhang in-house yung security nila. Diba? Yun lang naman mga kababayan ko. Ang sa akin lang naman, ano, wag kayong ano, i-try nyo munang magtrabaho sa retail bago kayo maawa sa mga shoplifter. Try nyo muna. Kami nga, ito pa ha, ito pa isang ano, ito pa isang naranasan ko. Magdi-deliver ng item yan sa truck, ano. May sealed yung ano, yung padlock ng truck eh. May sealed yun eh. Pag binali mo na yung sealed na yon, lahat ng lalabas doon, pag-aari nyo na. Lahat ng lalabas sa truck. Whether basag yung lumabas sa truck, pag-aari na nila yon. Diba? Kailangan bayaran na. Biro mo, umuwi ako ng, ano, ng mga basag na relo. Pagka end of month. Kasi anong nangyari, papasok sa Ilrex yun eh. Mga item na hindi na mabebenta, kami ang bumibili noon. 'Di ba? Kami ang bumibili noon ng mga ano, ng mga item na hindi na mabenta. Pagka halimbawa, walang paa yung ano, walang paa yung lamesa, nabali, kailangan bilhin namin 'yon. Kasi papasok sa Ilrex 'yun eh. Pag pumasok sa Ilrex 'yun, 'yun yung ide-deduct sa sweldo namin. Yung Ilrex na tinatawag. Nakalimutan ko na anong definition ng Ilrex eh. Basta diniliber sa inyo halimbawa may sira, may ganyan. Pero iba naman yung warranty ha. 'Di ba?
Yung mga consignor yun. Pero pag yung mga outright na item, pag diniliver sa'yo, wala silang pakialam kung sira yun o ayos. Basta nakapunta sa'yo, di ba? Ang katwiran ng supplier, ibinigay namin sa yung ayos yan. Kami, ayos namin binigay sa yan. Ngayon, pag nakarating sa'yo ng basag, hindi na namin problema. Ang sakit, di ba? Kaya ganyan na lang ka-bad trip yung mga ano pag may nag-shoplifter or may nakakasira ng item. Dagdag mo pa yung ano, yung consumer's right na halimbawa, ganito ano, pumunta kayo sa mall, may nasagi kayo na, halimbawa may display na baso doon, may nasagi kayo, nabasag mo, pwede mong hindi bayaran yun. Pwede mong palabasin na fault nyo yun kasi pangit ang pagkakadisplay nyo eh. Pero dahil minsan kasi, merong mga tao na may konsensya, di ba? Maano yun, magkukusa na sila magbayad dahil kasalanan naman nila eh. Pero may mga tao talagang makakapal ang mukha, kaya lang, hindi namin pwede ilaban yun. Hindi namin pwede ilaban yun. Pwede kasing pag inimbestigahan yun, maging kasalanan ng store, ba't mo dyan dinisplay? Eh, nasasagi ng customer yan eh, di ba? Yun ang hindi nyo alam na consumer's right na ano. Ito, pangalawa pa, pag wrong price tag. Diba? Kung ano yung nakita nyo sa price tag, malamang ano, ang makikita nyo dun, ano, yung mura, ano. Tapos pag binaril na sa checkout counter, mahal pala, pwede mong igiit yung price na nakita mo dun. Pwede mong ano, ilaban yun. Hindi, nakalagay dun, ano eh. Ganito eh. Tapos ang ikakatwira sa... Hindi, nag-price increase na po eh, di ba? Ay, hindi pwede, hindi ko kasalanan yun. Basta kung ano yung nakita kong ano, paano kung wala akong budget. Di ba? Yan ang mga dahilan ng customer. Hindi mo pwedeng ilaban yun, utang na loob. Kung ikaw ay nagtatrabaho bilang cashier at mataas pala yung na barrel, hindi mo pwedeng ilaban yun. Pag na-DTI ka, mas sasakit ang ulo nyo. Naranasan niya ng ano, na Mega Mall. Sir Obet, shout out Sir Obet kung nanood ka sa akin. 'Di ba? Yung ano, yung electric fan na portable worth ano, nakalagay sa price tag 250. 'Di ba? 250 pesos. Nung iniscan, 300 pala nag-price increase kasi promo yung price nung una eh. 'Di ba? Eh yung pumayag ni customer, nilaban nila Sir Obet. Nilaban, hindi po, nagkamali po talaga yung ano eh, nagkamali po talaga yung ano, hindi namin na-update yung price, ganyan, ganyan. Alam mo ang nangyari? Nagreklamo sa DTI, alam mo ang charge? 500,000. Nagmulta ang ano, ang retailer sa DTI. Diba? Huwag nyo ilalaban yung, pwede kayo makiusap, diba? Pwede nyong konsensyahin. Pero kung talagang matigas ang customer, huwag nyong ilaban. Utang na loob. Diba? Pwede, ma'am, kasi sa amin matcha-charge yan eh. Diba? Kung may puso yung customer, pwede niya i-cancel yon. Or, sige, babayaran ko na lang ng ano. Diba? Pero pag magmamatigas kayo, nako, huwag nyo na ilaban. Lalo kayong mayayari. Diba? Same as ganito, ano, yung mga reserve na yan, ano yun, violation na naman ng ano yun, ng sa DTI yun. Yung halimbawa, ito, naranasan ko to sa Toy Kingdom naman. Di ba may binibenta doon isang box? Isang box siya ng action figures, assorted yung laman. Ngayon kasi, sa mga collectors kasi, may isang item lang doon na pipiliin nila, yun lang ang bibilhin. So yung natira doon sa set na yon, matitenga na yon, magiging peg warmer na yon, magiging shelf warmer na yung natira, hindi na mabibili yung item. So dahil hindi na mabibili yung item, mapipilitan yung store na ibenta ng set yon. Kahit meron naman siyang independent price, bawal na naman yon. May nayari na naman doon. 'Di ba? Halimbawa isang set oh, isang set yung toys, eh isa lang doon ang gusto. Eh may individual price naman. Ayaw ibenta, kailangan set daw, bawal.
pag nasumbong ko sa DTI, parang may tawag sa kaso na yun eh. Basta ano ng consumer's right yun. Mas maiging sabihin mo na lang na wala kang stock. Kesa sabihin mo na meron kami dyan kaya lang set namin binibenta. Bawal. Diba? Ngayon intindihan ko yung hirap ibenta nung iba kaya lang syempre bawal talaga yun. Sabihin nyo na lang wala kayong stock. Ito naman problema. Ito naman ang problema, ha? Kapag nalaman ng customer na may stock kayo, tapos sinasabi mo wala kang stock, bayad ka na naman, multa ka na naman doon, hoarding naman yun. Ay, naku, ang daming ano dyan sa retail na yan. Ang daming, lahat ng kasingit-singita niya na style. Hindi ko naman sinasabing lahat alam ko ano, pero may idea ako kung paano tumatakbo dyan. Anyway, mga kababayan ko, sana nag-enjoy kayo dito sa kinontent natin. Maraming salamat po. Bye-bye.